So, start na natin, guys, no? Ay, mga ating mga ka-copier online dyan. Make sure na i-unplug nyo muna po yung saksakan ninyo, no? Kailangan hindi siya nakasaksak para safe na rin po, no? Una, nandito natin siya tatanggalin. So, isud ko lang to para medyo kita ninyo. Ayan. Bubuksan po natin ito. Ayan. Kung mapansin ninyo, nandito po yung fusing unit natin. So, pwede natin tanggalin to. Ito talaga yung tatanggalin natin. So, yan. Tapos, meron siyang block na, ano, yan, pang cover natin doon sa wirings para hindi po naiipit nito. So, meron siyang wire dito sa taas, isa, tatanggalin niyo po siya. Pangalawa, dito sa baba, yan, dalawang wire po ito. So, yan, iangat niyo lang po. Then, sa banda noon, yung tapat po noon, meron po tayong tornilyo. Yan. So, hindi natin siya masyadong kita, pero isa lang pong tornilyo yan dyan. Okay. Ayan. So, ito yung tornilyo niya. Ayan. Luma-luma na yung ating screw, kaya nalalaglag na wala na tayong magnet. So, kung natanggal yung tornilyo dito, dito naman sa kabila. Ayan. So, yan, tatanggalin natin to. Ayan. Dalawang screw. Ngayon, hindi nyo siya mabubunot dito. Bakit? Kasi yung isang connector niya or yung power connector niya ay naka-attach dun sa power supply. So, ang gagawin natin, bubuksan natin yung front cover. Na-features na rin naman namin to. Ayan.
So guys, pasensya na. Wala na naman kami ng ano ng audio. Try po natin, no. Yan, nawalan po kami ng audio. Yan. Yan. So, ito, dahil na hindi niyo narinig, ibalik ko na lang muna po, no, ulitin natin. Yan. Lalakasan ko na lang po yung boses ko, no, para marinig po nila. So, siguro naputol tayo dito sa part na to. Ito, meron lang itong dalawang tornilyo. Iniingatan natin itong huwag maputol ang ating flapper. Itong flapper na to, guys. Kasi itong flapper na to, importante ito. Pagka naputulan po yan dyan sa gitna, ito yung madalas maputol eh. Kung naputulan po yan dyan sa gitna, possible po na magja-jamming po yung every copy ninyo may jamming or pag mag-back-to-back po kayo ng kopya, magja-jamming po yan kasi sasabit at sasabit yan dito sa flapper na to. Guys, yan, okay? So, ito, natanggal na natin siya. Okay? Dito naman, sa side na to, diba? Meron siyang dalawang tornilyo, yan po, makita ninyo. Okay? Nagali natin yung dalawang tornilyo niya. Kabilaan lang po yan, guys. Yan. So, pagka naanon nyo na siya, pwede nyo na itong hatiin. Yan, mahati na siya sa dalawa. Pero, hindi nyo pa siya matatanggal. So, para matanggal siya, itutulak nyo muna papunta doon. Yan. Pag natulak nyo na papunta doon, re-release na yung dito sa may bilog. Ito, guys, oh. Yan. So, tsaka nyo siya itulak pag ano. Kasi, ito, guys, bilog dito. Yan, oh, bilog. Butas. Bilog din, butas. Yung kabilang side nyo naman, ito yung panusok. Yan. Meron siyang ganyan. So, kailangan mahiwalay ninyo to. Ayan, sa dalawa siya, ito yung upper roller natin, ito yung mga claw. Kuminsan po natatanggal or napuputol tong claw natin, no? So, pinapalitan din yan, consumable siya. Dito naman po, ito yung lower roller natin, ayan. So, ang napapalitan po dito, lower roller, tsaka yung bushing. Ayan. So, guys, ang unahin, tabi muna natin yung ating upper, no? Dito muna tayo sa lower roller. Okay? So, yan. Kita na, no? Saglit lang, guys, ha? Check ko lang. Okay. Yung price po ng ating upper roller is 1,200. Yung claw naman natin is 300 pesos, andahan yung sa spring. So, dun yung sa upper ano, upper ano natin. So, sa lower roller, wala pa tayong presyo. Pero, ayan ah. Pagtanggal nito, guys, dito muna tayo sa spring. Kung kaya nyo ng kamay, pwede. So, para safe tayo. Ayan. Para safe tayo, kumuha ako ng long nose. Ayan. Kita nyo? Ito, long nose. So, pwede nyo natin sungkitin ito. Mas madali. Ayan. Oops. Ayan. Natanggal nyo yung spring, tabi nyo lang. Huwag nyo iwawala. Kabilaan po yung spring nyan. Ayan. Okay. So, pag natanggal nyo na yan, ayan, pwede na natin may baba ito. Ayan. Bababa lang natin to. So, ayan, natanggal na.
Okay? So, pagka na ibaba na natin, ayan, natanggal na yung isa. Meron siya dito, plate. Tatanggalin natin tong plate na to. Ayan. Pag natanggal niya na itong plate na to, guys, ayan. So, pwede na natin hugutin yung ating bushing, lower roller bushing sa kanan. Tapos, dito, ayan. Ayan. So, matatanggal na rin natin yung ating lower roller. So, isang bushing lang po yung tinanggal ko. Pwede rin naman po ninyong tanggalin nyo na sa kabilang bushing. Ayan. I-re-release nyo lang po ito, guys. Ito. Itong bakal nya. So, ayan. Consumables, guys, ang ating bushing, ha. Napapalitan yan. Kung meron kayong grease or white grease, pwede nyo siyang lagyan dito para ano, ma-smooth yung rotation ng ating lower roller. Tandaan ninyo, ang lower roller natin ay pre-wheel siya, so umiikot lang siya dun sa upper roller. Kapag matigas ang ikot ng lower roller, may possible na yung kopya natin ay nabubura. Ayan. So kung may pamalit kayo, pwede nyo palitan kapag ito ay may mga punit na or medyo malambot na or napa-flat na yung ano niya. So para malaman nyo kung hindi pa siya flat, parolyohin nyo siya dito sa ganyan, no? Pwede nyo iparolyo yan dyan. Pagka dire-diretso naman siyang gumugulong, yan, okay pa yan. Okay? So, eto yung dalawa. Tapos dalawang bushing. Plus lower roller. Plus yung plate. So, yan yung mga tatanggalin ninyo dito sa ating lower housing or lower roller housing. So, okay na, guys. Ayan. Pagkabit natin, unahin po muna natin ilagay yung bushing. Ayan. Patong nyo lang muna yung bushing dyan. Then, pasok natin yung lower roller doon sa may bushing. Ayan. So, pwede naman unahin yung lower roller bago yung bushing. Kaya maraming ways po ito, guys. So, pwede kayong mamili kung ano yung gusto ninyo, kung ano yung unahin ninyo. Pero parehas lang po yan. Bushing or lower roller, kahit alin dyan yung mauna. So, effective pa rin yan. Yan. So, inangat ko lang siya para makita ninyo. So, yung next natin is yung ating, ito. Yung pang, ano niya. So, dito yan, guys. Meron siyang butas dito. I-hook nyo lang, guys, yung butas, ha. Yan. Okay? Pag na-hook nyo na yung butas, guys, yan. I-hook nyo muna yung butas, guys. Lagay nyo na muna yung spring dito sa kabila. Yan. Lagay nyo muna yung spring dyan, tapos saka nyo ilagay yun nandito sa kabila. Ayaw pumasok ng ano. Ayan. So, lalagay na natin yan nandito sa kabilang side. Yan. So, pag nilagay na natin yan, lagay na natin yung spring. Ayan. So, ngayon, itry ninyo paikutin yung lower roller. Dapat maganda yung rotation niya. Ayan.
So naka ano na siya, ayan, makita nyo guys, lapat na lapat siya. So ayan, ayan, pag binaba ko siya, so maganda pa rin yung rotation niya. Ganyan po natin i-check yung ating lower. Kaya kahit mahigpit po yan, umiikot pa rin. Ayan. So okay na yung ating lower roller. Ganyan guys, pagka magre-replace kayo, o kaya magre-repair kayo, magki-clean kayo, lagyan nyo pa rin ng white grease o kaya grasa yung ating lower roller bushing, ha? Kasi yan po, kailangan madalas po talaga yung rotation nito. Ayan. So, okay na tayo dito. Ayan. Next natin is yung upper housing. So, sa upper housing, guys, meron tayong claw, tatlong claw. Ayan. Tatanggalin muna natin yan. Ay, sorry, guys. So, meron siyang ano dito, ito. Clip lang po ito, ha. Naka-clip lang. So, sungkitin nyo lang siya, ayan. Oh. Ito lang yung clip niya. Huwag nyo lang puputulin yung clip. Ayan. So, pag natanggal niya yung, naiangat niya na yung clip niya, ilahin niya lang yan, guys. Ayan. Kaya magpabunod ng isa. So, ayan, tanggalin ko muna itong tornilyo dito. Ayan. May ano siya, so, ito. Ayan. Tanggal na yung ating mga claw. So, ito mga claw natin, ito ay 300 pesos po ang bawat isa nito. Tapos, yung spring niya na maliit, 100 pesos po yan, okay? So, ayan. Tatanggal na natin yung kanyang claw. Pwede na natin tanggalin ngayon yung ating upper roller. So, bago natin matanggal yung upper roller, kailangan nyo munang itanggalin yung tornilyo na itong ating heating lamp. Yan. Durog yung cellphone ko. So, ayan. So, pagka natanggal niya na yung connector niya, ay yung tornilyo, ayan, naiangat niya na siya. So, alalayan niya lang po ito. Ayan. So, guys, ito yung ating heater lamp. So, meron siya dito, ayan, merong bilog dyan na nakatakip para hindi malaglag yung ating heater lamp. So, ayan, 230 volts heater lamp. Lagay lang natin ng ganyan. Ito yung upper roller natin. Ganito lang siya kaliit. Ang presyo po nito is, 1.3. Ayan. Pagtanggal po ng ating, ito, huwag nyo pong iwawala yung, ha? Kasi kapag ka bumili po kayo ng upper roller, itong upper roller lang po yan. Wala pong kasamang gear, tsaka bearing, pati yung lock. So, unahin natin tanggalin yung lock. Ayan. Sunod yung bearing. Yan. Tapos dito naman sa kabila, tanggalin natin yung lock. Tapos yung gear. Okay. So, ayan, mapansin ninyo, natanggal din yung dun sa takip niya. Yung ano po ito ng heating, heat roller po ito. Heater lamp. Yan, heater lamp. So, ayan yung gear. Ito yung, meron siyang second lock. Bali, tatlo yung lock niya. Para naman dito sa bearing. So, ayan. So, ito yung upper roller natin. Ayan. Pwede nyo linisan. Pagka may mga puti-puti na yan, halimbawa puro ganito na, coated na, namumuti na siya, palitan nyo na po yan. Kasi may effect po sa copy yung ano na yan. Pagkakaroon ng puti niyan.
So dito naman po sa bearing, yan, kung meron kayong gas, yan, pwede nyo siyang ibabad sa gas, yan, o kaya WD-40, kailangan po pagka umikot yung bearing natin ay dire-diretso. So, para hindi po nasisira or na ano yung ating gear, kailangan ma-smooth yung rotation ng ating bearing. Pwede nyo pong punasan ito, yan. Pinunasan ko lang siya kasi ito ay nalinisan na po talaga. Ayan, malinis po ito. Kaya lang po talaga yung kulay niya. Ayan. So, natanggal na natin upper roller, yung heater lamp, yung gear. Dito po, mapansin ninyo, nakakabit yung ating thermistor. Ayan, tanggalin ko yung thermistor. Ayan. May isang tornilyo po yung thermistor natin. Ayan. So, pag natanggal mo na yung ano niya, meron siyang lata. Ayan. Sa tornilyo, isang lata. Tapos ayan yung thermistor natin. Nasa likod niya yung wiring. So, ayan, i-unloop lang natin yung wire. So, ayan na, makuha na natin yung ating thermistor. Kagaya ngayon, ito, mapansin nyo guys, ito yung thermistor natin, may mga itim-itim siya. Pwede natin siyang tanggalin. So, yan yung mga tumigas na toner, yung dumikit sa ating upper roller. Sino ba yung... Ayan. So, tatanggalin lang natin. Ingatan niya lang po na huwag maputol yung nandun sa ano niya. Kasi itong thermistor na ito, manipis lang po yung wire niya na nag-co-connect sa kanya. Ayan. So, ayan. Medyo okay na siya. So, ito na po. Gilin muna natin yan. Ito naman po yung ating thermostat or thermoswitch. Yung tawagin nila thermoswitch po. Ayan. Huwag nyo lang pong pipindutin yan na lumubog. Kasi pag yan po ay nakalubog, mag-e-error po yan. No? Didetect ng machine na si, ano siya, wala siyang continuity. So, yung ibang ginagawa, nalagyan ng tape tapos sinilang ganyan. Yung iba, binabato. So, ayan. Depende po kung paano ninyo yan maipapangat. Ayan. Ito po yung ating roller. Ingatan nyo po na huwag mababangga kasi po yan po ay nasisira. Nabuputol po yan. Ayan. So guys, yan na. Nabaklas na natin, no? Yung ating upper roller, yung thermistor. Ngayon, ibabalik na natin siya. Okay? So, shout out po kay Sir Danny Corpus, no? Ayan. So, may ano po siya, may printing press po yan si Sir Danny Corpus. Ha, pag magpapagawa po kayo ng ano, ng mga ano, covers. Ayan. Okay? So, guys, ngayon, ibabalik na natin yung ating thermistor muna. Okay? So, ayan, tutusok ko lang po siya dito. Meron siya dito, ayan o. Tusok ko lang yan. Ayan. Lapat ko lang siya ng ganito. Ayan. Tapos yung ating bakal, lalagay natin ng ganyan. Ayan. Tapos tornilyo. So, ilagay ko na dito sa screw para diretso na. No? Madali. Ayan. Ayan. So, ayan na, no? Tutornilyo ko na po siya. Ayan. Okay? So, ngayon na, intornilyo natin yung thermistor. Kung meron kayong pamalit, pwede nyo pong palitan. Or kung sa tingin nyo ay okay pa naman, pwede nyo po linisan yan. So, ito, niriroll ko lang po yung ating wirings ng thermistor dahil na linisan na natin siya. So, ayan. Next natin, yung upper roller. So, yung upper roller natin, ayan. Lalagay natin yung bearing sa
Tapos yung lock niya. Okay. Shout out din natin si Sir Bernie, no? Ayun. Nanonood siya ngayon. Sir Bernie. Ayun. Sama po yan sa logistic namin, no? Okay. Okay, naikabit na natin yung isang bearing sa kaliwa. So, dito naman tayo sa kanan. Isang bearing din. Yan. Tapos, next natin is yung lock. Yan. Bearing, lock, tapos yung gear. Tandaan nyo, meron siyang guide po. Dalawa yung guide niya, ha? Ayan, o. So, ipapasok lang natin yan dyan. Ayan. Sunod, yung ating lock ulit. Okay. So, ilagay na natin ito, yung takip ng ano niya. Ayan. So, hindi siya makapasok. Tanggalin muna natin yung lock. Kailangan natin palang i-ano yun. So, guys, ilapasok muna natin to. Ayan. Oops. Tsaka niya ilagay po yung lock. Ayan, guys. Nakikita niya po ba? Ayan. So, dapat meron pa rin ito, guys, ha. Ito. Pag nailagay nyo na yan ng ganyan, pasok nyo na uli yung ating heating lamp or heater lamp. Ayan. Ganyan nyo po. So, ayan, di ba may butas po siya doon? Ayan. Pwede nyo siyang itusok doon sa butas or ipaganyan. So, kayo, guys, kung ano yung gusto ninyo, kung pwedeng i... Pero hindi siya pwedeng ano ha, hindi siya guys pwedeng ipasok na nandito, no? Kailangan talaga nasa upper roller siya bago mo siya ilalagay sa baba. Hindi kagaya ng nauna nating video sa MP2000 na pwede rin yung late natin ilagay yung ating heater lamp. Ngayon po, dito sa ano na to, kailangan nasa loob talaga siya ng heater lamp. Okay, so ibabalik na natin siya. Ayan. Ayan. So bababaan niyo lang po ito. Okay? Ayan oh. May guide naman po 'yan, guys. So pag naibabaan niyo na 'yan, so tutornilyohan natin. Ayan. Kabilaan. Kailangan, guys, nakaano siya dun sa ano, ha, sa gold ng ating ano, yung contact niya dito sa gilid, meron tong gold, kailangan nakapatong yan dyan. Tapos dito naman sa kabila, kailangan nakakonect siya dun sa wire na, ayan ha. Yan yung ano niya. Huwag niyong kakalimutan niya na baka may tornilyo niya, hindi nakakonect yung wire. Okay? So, naikabit na natin yung ating upper roller. Testingin natin kung maganda yung ikot. Yan. Okay naman yung ikot niya. Okay. Next natin is yung kanyang mga claw. Importante po na meron tong claw, no? Kahit yung nasa gitna po, basta meron siyang claw. Or dalawa sa gilid. Kaya lang po, minsan talaga sumasabit yan kapag kakulang. Kailangan tatlo po talaga yan. So, itutusok nyo lang po ito dito. Yan. Okay. Lagay natin to. Ayan. Tapos dito. Lagay natin yan dyan. Pasok natin. Okay. So pag nailapat na natin siya, lagay na natin to, no? Yung takip dito yan sa kabilang side. So, ayan. Okay. Yan. So, tutornilyohan ko na po ito. Dito. Ito po kasi side na to, hindi to natatanggal pagka hindi mo i-unlock itong ano na to, gilid na to. Yung area na yan. So, sana ba yung rollo ko? Ayan.
Ayan. So, ilock na natin yung tornilyo. So, okay na natin. Okay na guys yung ating upper piercer housing po sa may yung ano. So, pag nagpalit kayo ng upper roller, ayan, ito lang claw, tsaka yung tornilyo lang dito sa gilid, iaangat nyo lang siya. Ayan. So, guys, may nakakalimutan tayong ikabit pala dito yung plate niya, no? So, ayan, babalik lang natin yung plate. Ayan. Papatong lang naman yan, guys, dyan. Meron siyang guide. So, meron nitong isang tornilyo. Ayan. Pang plastic yung tornilyo niya. Ayan. So, okay na yung ating lower at yung upper. So, tandaan ninyo, merong butas yung nandun sa upper at meron naman pang tusok yung nasa lower. So, ibabalik na natin siya. Ayan. Papasok muna po natin. Ito guys, makita nyo, ayan, papasok muna, ayan, dyan. Ayan. Pag nakapasok na yan dyan, dito naman po sa kabila, pasok natin, yan. So, naka-fit na siya. Ayan guys, ha, naka-fit na yan. Pwede na natin siyang ipag-tabi. Ayan o. Okay? So, pag naipag-tabi nyo na yan, lagyan nyo na ng tornilyo. Ayan. Shout out muna tayo kaya no. Mark Justin Agno. Sige, Sir Mike, paano na muna? Ikaw na muna. Shout out kay ano, kay Sir. Yan, hi po kuya, pwede niyo po ba akong bigyan kahit 100 GCash? Oh, Sir Christian, 100 GCash daw. Ikaw na Sir Mike, maraming mayaman ka naman. Yung may mga GCash po dyan. Oh, baka may pang-donate po kayo sa ating viewers, no? So, ayan. Next time, papalaro tayo What's in the Box. Baka po next time, magpalaro kami What's in the Box. Kaya lang, pag ako nagpalaro po, mahirap yan. Okay. So, ingatan nyo din po ito, guys, ha, itong flapper na to. Ayan, pati itong sinasabi kong flapper rin talaga. Napaka selon po niyan. Ngayon, pagbalik natin ito, naikabit na natin siya, ano, dalawang tornilyo lang naman yan, so napakadali lang. Kung masusundan niyo itong video, madali lang talaga. Meron tong, ayan, mapapansin niyo, turong sa inyo, ito, tsaka dito sa kabila, meron siyang ganyan. So, yan ang ipapasok ninyo muna, yung butas, dun sa butas niya, dun sa, ano, ayan, o, ayan. Yan. Pag naipasok niya na yan doon sa butas, ipantayin niya lang po yan, guys. So, kailangan magtama siya doon sa tattoo tornilyohan natin. Okay? Yan. May tornilyohan po yan dito na dalawa. Eto. Dalawa. Ayan. Pwede na natin siyang itornilyo. So, pang plastic yung tornilyo niya na dalawa, guys. Eh. Yan. So, dito naman sa kabila. Ayan. Ayan, okay? So, pag na-tornilyo ninyo yan, okay? Yan, nabubulol na ako. Okay, i-roll muna natin tong ating wire. Ayan. Kabit na natin ito. Tong gear, tsaka yung bakal niya. So, itutusok nyo lang po yan. O, pwede nyo unahin yung bakal. O, sige, mas madali. Ayan. Ito yung bakal. Tusok nyo po dyan. Ito yung gear. Pasok nyo po ng ganyan. Ayan. Yan. Pa-shoutout daw kay Sir Zel Simon Bunaw. Ayan. Hindi ko lang kung familiar kung ano ito ng ating client na taga Caloocan kay Bunaw din yan eh. Okay. Hindi alam ko kung kapamilya dan. Apo. Yan. Yan, shout out po sa inyo sir, mabuhay. Kay Zel Simon Bunaw. Apo. Okay, next na natin yung bakal. Yan.
Pasok natin yan dyan. May half moon yan sa mga ano, mga idol, ah, mga idol. Mga sir. Mga sir, ma'am. Okay? So, pagka naipasok nyo yung half moon na yan, saka natin siya tuturninyohan. Yan. Okay. So, ito. Natornilyohan na natin. Yan, mga guys. Okay na. So, tapos na natin siyang malinisan or mapalitan ng... yan. Ito, guys. Paalala lang, guys. Dapat nakababa pa rin ito, ha. Sensor natin nasa dulo. Kailangan nakano siya. Kasi mag-indicate ng jamming to kapag ka nakataas. Ito, nasa kanan na to, ha. Ayan, Sir Mike, may ano siya, si... Okay, Sir Simon. Ay, oo. From si WT dati. Ayan, saan si yan? WT. Saan yun, Sir? Sir, Sir Simon. Kala ko kawit eh. Okay. So, guys, yan po. Yan yung ating basic na pag... replace, clean ng ating fusing unit. Kaya lang po, may mga iba't iba tayong ano, may mga iba't iba tayong way kung alin lang yung pwede nating ano. So, nasa sa inyo na rin yan. So, sa mga baguhan, ganun na lang po yung sundin po ninyo muna. No? Pwede rin po kasi natin na ganitohin. Unahin ninyo pong tatanggalin yung lower casing, tsaka bago yung upper casing, tsaka nyo tatanggalin tong takip. Kaya lang, yun po kasi yung binigay ko is para safe po na hindi maputol yung ating flapper. Kasi po pag naihati nyo na yung ganyan at tinulak ninyo, di ba po may butas yun tsaka may ano, yun dito sa side na to. Pag tinulak ninyo yung ganyan, pwede nyo madamage yung ating flapper. No? Kaya yan po, kung professional po yung gagawa nyan, kaya nyo po na hindi tanggalin yung flapper, yung ano dito sa may ibabaw na paghahati na yung dalawa kung magpapalit lang ng lower o magpapalit lang ng upper. Pero ito po, itong nasa video natin ngayon ay para safe po. No? So, okay na po tayo. Castro Trading daw, sir. No. Sir Mike, yan. Castro Trading. Okay na, sir? Okay na po tayo yan. Dito. So, ibabalik na po natin to. Ayan. So, guys, tandaan ninyo, ha, make sure na pagka binuksan nyo to, huwag nyo pong iwawala yung bakal dito, no, sa gilid. Ayan po, ha. Paalala po, meron po yung ganito kalit na bakal. So, dapat hindi po yung matatanggal dyan. Kasi mawawalan po tayo ng pang tornilyo dito sa, ano, kabilaan po yan, guys. Ingatan nyo na huwag mawala pag inyong babaklasin. Lagi nyo pong tatandaan may bakal po yan dyan. Ito, nandito po yung kabila nyo. Ayan. So, ganito lang siya kaliit. So, huwag nyo po yan iwawala. No? Okay? Sige lang natin yan dyan. Natatanggal talaga yan, mga sir, ma'am. So, ikakabit na natin to. Una muna ninyo ipapasok itong wire nya. Ayan. Papunta doon. So, pagka nakaganyan na siya, tandaan nyo, guys, meron pa tong ano din, ha, yung parang ground niya. Iangat nyo lang yan ng ganyan. Okay, bago nyo ipasok. So, pag naipasok nyo na siya, diretso lang yan, guys. Yan. Pag naidiretso na yan, maglalak na yan dyan, ano. Kusa na yan maglalak kasi meron siyang guide dun sa ilalim niya, yung may tornilyohan. Yan. So, para maka-safe tayo na hindi siya matatanggal muna, pwede natin siyang tornilyohan, pero maluwag lang. Hindi na muna natin siya hihigpitan. Yan, maluwag lang. So, sa kabila naman, dito rin, sa bandang ilalim. So, ayan, nakaharang na naman yung mga wirings natin. So, iangat lang muna natin ito, yung mga wirings natin. Yan. Unahin po muna natin tornilyohan siya, pero hindi siya naka... Ayan. Dito po sa area na to, isa lang naman po yung tornilyo dyan. So, pwede na natin higpitan to eh. Banda rito. Ngayon, kukonnect na natin itong wire sa ibabaw, sa puti. Maliit lang. Tapos, yung dalawang connector, dito naman, magkatapatan lang yan sa gilid. Ayan.
So, lagyan ko ng ano ha. Yan. Ilaman ko mga guys. Ayan o. Dito yung isa. Tapos yung isa naman sa baba niya. Yan. So, ganyan nyo lang yan. So, ilagay nyo lang ng ganyan yung wire. Okay. Matandaan ninyo, meron tayong tinanggal na ganito. So, pag ganito siya. So, na yan. Yan. Pang takip yan dyan para hindi po yan ma galaw or ma ano yung wire. Yan. Baka kasi maputol yung wire na yan eh pag hindi niya nanahan eh. So yan na. Okay. Lalagyan na natin ng tornilyo. So ito, pwede naman natin siguro ipasok to dito no. Tara yan. Paangatin ko na lang yung ating yan. Okay na yan. So guys, medyo hindi nyo lang tumakita masyado. Pero ayan. Nalalaglag kasi ito eh. Kailan nakapasok yan ng ganyan. Ayan. Okay, ayan. Dapat ganyan yung actual na may ano na yun sa kanya. Yun yung pang cover doon para hindi masagi yung ating wire. Kasi napuputol yun dyan. Sa area na yan. Okay. So okay na po tayo dito. Pwede na natin ito close. Ayun, kung mapapansin ninyo, balik tayo sa harapan. Oops, malalaglag yung makina natin. Ito yung wirings niya. Yan. Ito yung power niya. Then, ilalak natin dito. Okay. Yan. Tapos, ayun guys. Pasok lang natin yan dyan. Yan. Okay. So, okay na po, no? Naikabit na natin. Ayan. So, baka may mga naipit tayo na wires. Ay, check lang natin din. Okay, yan. Ganyan lang natin yan. Okay. So, yung cover naman. Tanggalin ko na yung ano, ilaw. Ayan. So, Sir Mike, yung cover pa. Abot naman. Okay. Cover natin ulit. Ayan. Tandaan ninyo po, may guide po yan dito sa gilid, ha? Tatampan na natin siya. Ganito. Pasok nyo muna yun nandiyan sa gilid na yan. Sinigid yan dyan. Ito. Yan. Pag naipasok nyo na yan dyan, dito naman sa side na to. Okay? Ah, may pasok nyo sa'yo maayos. Kailangan magpasok ko rin ito. Ayan. So, okay na. Ayan. Tulak nyo na lang pag ganun. Okay na po. Yung tornilyo na lang dito sa ating harap. So, nasa na natin sinakalagay yung tornilyo. Wala na yung tornilyo natin isa. Sino yun? Laglag yung tornilyo natin. Ayun. Ito na, nakawa na natin, no? So, ayan. Lalagyan na natin yung tornilyo. Okay? So, pagka nilagyan nyo na yung tornilyo dyan, ayan, sarado nyo na. Okay. Okay, testing natin, guys. Okay, ito yung AC cord natin. Yan. Check natin kung mag-error siya. Pag nag-error yan. So, ayan. Ayan guys, ready yung ating makina. Lagyan natin sa copier.
Ayan. Okay. Try natin yung counter. Print out. Ito po yung ating counter or user tool. Ayan. Pag lalabas na yung user tool, press down nyo lang po dito sa touchscreen counter. Print counter list, start. So, ayan. Okay, so malinis pa rin yung ating kopya, guys. Ayan, napakakita ninyo. Napakalinis pa rin ating kopya. So, yun po yung ating, para malaman po natin kung paano po yung paglinis. Ayan po, na-demo na po namin. Bakit kailangan linisan? Kapag ka po yung kopya natin ay nabubura o kaya naman po ay may mga double lines or straight lines po na ganyan na parang ano siya, parang galing sa heating, yun po, kailangan natin linisan ang fusing unit. So, exit na natin yan. So, okay na po, guys. So, maraming salamat po dun sa ating mga viewers, no?